Hi everyone, for today's video, we will solve linear equations. So meron tayong 5 examples. Screenshot nyo po muna, try nyo munang sagutan bago panoodin ang aking solution. Okay, so let's start. Sagutan na natin ang number 1. Okay, so number 1, so we have negative 4x plus 30 equals 10 minus 2x. Okay, so basic ang una nating example. So paano ba tayo nagsosolve ng linear equation? So basta equation ang tatandaan nyo lang lagi para huwag kayong malito. Kung anong gagawin nyo dito sa left side, gagawin nyo din dapat sa right side. Okay? So ang gagawin natin dito, pagsasamahin natin yung x, dahil may negative 4x sa left, meron naman 2x sa right. Pagsasamahin natin yung dalawa. And then we have 30 sa left and then 10 sa right. Pagsasamahin din natin sila. So, para yung x naman, pwede nating isolve. Pwedeng sa left, pwedeng sa right. So, ang gagawin natin, kung saan magiging positive, doon natin ililipat para mas madali siya. So, we have negative 4x. Pag nilipat natin sa kabila ito, pag nilipat natin sa kabila yung negative 4x, magiging siyang positive. So ang gagawin natin, sa right natin ilalagay yung x para positive na siya. Pwede rin naman sa left, pero magiging negative nga, madadagdagan pa kasi ng isang step para diretso na tayo dito. Okay, so paano natin ililipat si negative 4x? So pwedeng i-transpose lang, gawing positive, or yung pinakatamang method talaga is nag-a-add tayo ng 4x to both sides. So sabi nga natin kasi kapag equation, kailangan kung anong gagawin mo sa left, gagawin mo sa right. So anong ginawa natin sa left, nag-add ng 4x. Anong ginawa sa right, mag-a-add din ng 4x. Okay, so para makancel na siya. Okay, so nandito na siya sa kabila. So we have 30 equals 10 and then negative 2x plus 4x, that is equal to positive 2x. And then yung 10 naman, ililipat natin sa kabila. Pero pwede na nating pagsabihin dito yan. Ginawa ko lang detail para malinaw. So yung 10 ililipat natin sa kabila. So paano natin ililipat yan? Subtract tayo ng 10 to both sides. Okay, so subtract 10 to both sides. So 10 minus 10, this is 0. Pwede na hindi isulat yan. 30 minus 10, we have 20 is equal to 2x. Okay, then last step, kailangan x ang matira. So i-divide natin both sides by 2. Okay, so divide both sides by 2. So therefore, the final answer, x is equal to 20 divided by 2. The answer is 10. Okay, so tandaan kapag equations or equality, kung anong gagawin sa left, gagawin din sa right. Kaya nga equality yung tawag. Kailangan patas. Kung anong ginawa sa left, ganun din ang gagawin sa right. Okay, so next, number 2. Okay, so natin number 2, negative 2 times y plus 3 equals negative 9. So solve natin ang value ni y. So first step, meron tayong nakamultiply na negative 2, tapos may parenthesis, ibig sabihin yan, i-distribute natin si negative 2. I-distribute natin sa negative 2 sa y. So negative 2 times y and then negative 2 times positive 3. Okay, so multiply lang natin. Negative 2 times y, so that is equal to negative 2y. Negative 2 times positive 3, that is equal to negative 6. Then just copy negative 9. Okay, so kailangan y ang matira. So paano natin tatanggalin si negative 6? We can transpose. Pag tinatranspose, nababago yung sign, or saan ba nang galing yung transpose? Nang galing yon sa add 6 to both sides. Okay, so add 6 to both sides. So cancel this because it is equal to 0. So we have negative 2y is equal to negative 9 plus 6. So therefore, the answer to that is negative 3. So final answer, divide both sides by negative 2 para mawala na ang coefficient. Y na lang ang matitira. So therefore, y is equal to negative over negative, that is equal to positive. So 3 over 2 ang final answer natin. 3 over 2. Or kung gusto nyo i-convert sa decimal or mixed number, pare-pares din yan sa 1 and 1 half or 1.5. Okay? So next number, number 3. Gawin nga natin black yung kulay natin. So number 3, medyo humaba siya. 17 times x plus 3 equals 13 plus 4 times x minus 10. So meron tayong parenthesis. Kapag may parenthesis, uunahin nating i-simplify yan. So may parenthesis. So ibig sabihin, i-distribute natin si 17 kay x tsaka kay positive 3. Ganon din si 4, i-distribute natin kay x tsaka kay negative 10. Okay, so multiply lang natin 17 times x. So we have 17x. 17 times 3, so that is equal to, so 17 times 3, that is 51. So minimental ko na lang. Gawin kasi natin yan. 10 times 3, that is 30. And 7 times 3, 21. So pag pinag-add, so that is equal to 51. Equals, just copy 13
plus, so distribute 4 to x, so 4 times x, so that is equal to 4x. 4 times negative 10, that is equal to negative 40. So pagsamahin natin si x tsaka si mga numbers. So pwedeng masimplify muna ito, 13 minus 40. So simplify muna natin siya. So we have 17x plus 51 equals 13 minus 40. So that will give us negative 27. So negative 27 since negative 40 is bigger. So we just copy 4x. So we have 4x minus 27. Then solve for x. So mas malaki si 17x kaysa si 4x. So therefore si 4x ililipat natin sa kabila by subtracting 4x to both sides. Pagsasabayin na natin. So 4x minus 4x, 0 na ito. And then si 51 naman, ililipat natin sa kabila by subtracting 51 to both sides. So subtract 51 to both sides. So cancel na to, 0 na ito. Then just add or 17x minus 4x. So ang sagot dito is 13. 13x equals both negative. So just add and then copy the sign. So negative 27 minus 51, that is equal to negative 7 plus 1, we have 8. 2 plus 5, so we have 78. And then finally, divide both sides by 13. So, exacto ito. So, therefore, final answer, x is equal to 13 times 78. So, that is equal to 6. Tingnan natin, 13 times 6. So, we have 6 times 3, that is 18. 6 times 1 is 6 plus 1. Okay, 78. So, therefore, the answer is, we have negative here. So, therefore, the answer is negative 6. Okay, so next number 4. Okay, so we have 7 times 3m minus 2 plus 5 equals 6 times 2m minus 1 plus 24. So again, meron tayong parenthesis. Uunahin natin itong may parenthesis by distributing 7 to 3m and then to negative 2. So just multiply. Distribute natin. Ganun din si 6. Distribute 6 times 2m and then 6 times negative 1. Okay, so 7 times 3m, we have 21m. 7 times negative 2, that will give us negative 14. Just copy positive 5 equals 6 times 2m. So we have 12m. 6 times negative 1, we have negative 6 plus 24. So i-combine muna natin itong negative 14 plus 5 and then negative 6 plus 24. Okay, so copy the rest. So we have 21m, negative 14 plus 5. So that is equal to negative 9 equals 12m. Negative 6 plus 24 or simply 24 minus 6. So that is equal to positive 18. And then combine the m to the left and then the constant to the right. So 12m, subtract 12m to both sides. Subtract 12m to both sides. So this is now 0 and then negative 9. Add 9 to both sides para mawala yung negative 9 dito. So we have cancel this. Plus 9. And then add, so we have 21m minus 12m, that is equal to 9m. Okay? So 9m is equal to 18 divide 18 plus 9, so that is 27. And therefore, last step, kailangan emang matira divide by the coefficient, which is 9. So therefore, the final answer is, okay, but naging m, naging x yan, m is equal to 27 divided by 9, the answer is equal to 3. Okay, so last example, number 5. Okay, so we have decimal 0.5x minus 1.9 equals 0.6x plus 2.8. So pwede naman nating isolve ito ng decimal lang, pwedeng decimal lang. Or pwede rin naman para kung nalilito kayo sa decimal, pwede natin yang gawing whole number. So ilan ba yung mga decimal natin? Decimal places natin, bilangin natin. So meron tayong 1, may 1 dito, may 1 din, may 1 din dito. So therefore, para mawala ang decimal, lahat naman sila ay 1 decimal place lang. So i-multiply natin both sides by 10. Both sides of the equation, left and right side, multiply by 10 para i-move lang natin yung decimal point. So yung 0.5x, magiging na siyang 5x. Pag minultiply sa 10, so just move the decimal point 1 place to the right, lahat. So 1.9, so magiging siyang 19, equals 0.6x, magiging siyang 6x. 2.8 times 10, so we have plus 28. Okay, so mas madali na siya dahil whole numbers na lahat. So pagsamahin si x sa kabilang side, so we have 5x sa left and then 6x sa right. So sa right natin isosolve para mas madali. So subtract 5x to both sides. Para mawala si 5x sa left side, so subtract 5x to both sides.
subtract. So, 0 na ito. And then, at the same time, yung 28, kailangan mapunta sa kabila. So, subtract 28 to both sides. Okay? So, therefore, 6x minus 5x. So, x na lang agad siya. So, ito na yung answer natin. Just add this negative 19 plus negative 28. So, therefore, the answer is 9 plus 8. So, that is 17. Carry 1. So, we have negative 47. So, final answer is negative 47. Okay, so that's it. So, ganun lang kasimple ang mag-solve ng linear equations na magagamit natin ito sa mga worded, mga problem solving na magagamit natin sa mga college entrance test, sa civil service, sa LET, at sa kung ano-ano pang mga test that involves na mathematics. Okay, so see you sa susunod. Meron tayong part 2, number 6 to 10. So thank you for watching. Kung meron kayong math question, na i-comment nyo lang dito sa aking channel, pwede rin sa aking FB group na minamanage, or i-DM nyo lang ako sa aking messenger, RJ Enseñado. So, bye-bye and God bless.